sana jumar uuwi ka dito. Kasi gusto ko ikaw makita. May 25 years na hindi kita nakita. Ano, Jomar? Apelido? De La Cruz. Ah, okay. Hindi ko niya nakita kahit kinupunta ko siya. Hindi niya sinasagot kasi busy siya lagi sa trabaho niya. Namimiss ko na yung anak ko. Nakita nila ang pambayad ako, di so pumasok sila sa bahay hanggang noon, hanggang ngayon, pulis na sila. So nakakasave sila noon ng ano? Oo, nakasave sila sa ano, mga pagkain nila. Yung mga gastusin nila, nakasave sila. Tapos yung iniisip nila, yung pagpasirok sa mga papel, yung boarding house nila. Good morning mga boss. Welcome back to my channel. Yun, kagigising ko lang. Yes. YouTube na yan. Breakfast of coffee muna tayo. Tuloy mga boss, meron pa lang tayong kaibigan na nag-request na i-vlog daw sa Tijubi. So, i-vlog natin siya ngayon. Tapos, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe muna. Para lagi tayong updated sa mga bago nating videos. So ito pala mga boss, yung ano niya, yung tinitirahan niya na hindi sa kanya. So dito siya naglalaba. Dito meron bowl. Diyan dito niya sinasampay yung mga laundry niya. Tingnan niyo po yung bahay, sira na. So, ito yung dining area niya. Maliit lang. Kahit maliit lang, marami siyang stock ng pagkain. Yun. Meron na nakahandang corned beef. Bali ito pala yung higaan niya. Yung gamit niyang higaan ay lamesa. Dito siya natutulog. Ayan. Pag malakas ang ulan, umuulan din dito sa loob. Tsaka bumaba. Ito ang kanyang bahay. So yun, good morning mga boss. So sa Tijubi pala, matagal ko na pala naging kasama simula pa nung aplikante ako. Siya na yung naging labandera ko dito sa Kampuot. At nagsilbing pangalawang nanay ko dito sa Kampuot. So yung meron na pala akong konting kalaman regarding sa personal background niya dito kasi matagal na ako nagsama. So sa Tijubi pala ay pinanganak sa Barangay Dolores, Ormoc City. So nakapag-aral siya sa kanila hanggang grade 2 lang, di ba? Oo, dahil marami kaming magkapatid, di ako nakapag-aral. So, noong din kalaman po, napunta po siya dito sa Camp Pitik sa edad na 12 years old. Noong year 1982. So magtatanong ako sa kanya kung bakit napunta siya dito sa Barangay Kampik. May nagdadala dito sa akin na Highway Patrol Police din. Si Bandulon. Bandulon. Nakatay na siya. Ano yan? Panmining asawa. So ano yung ginagawa mo dito? Yung trabaho mo dito? All around, nagluluto, nagbantay ng mga anak niya na tatlo, hanggang lumaki na, hanggang umalis na ako sa kanila. Kasi ayaw ko na magtrabaho doon sa kanila. Gusto ko magsarili na lang ako ng pagtatrabaho dahil naglalaba ako. So, ito yung exciting part mga boss. So, base sa aking research, nagkaroon pala siya ng limang jowa, tapos nagkaroon ng
dalawang anak. So ano po yung masasabi? Anong masasabi mo? Ang sinasabi ko lang, nang una, nadisgrasya lang ako, hindi ako pinakasalan dahil yung ugali ng mama niya iba. Kaya hindi ko tinuloyan, napakasalan ko siya. Kaya naghiwalay kami. Yung apat? Hindi, yung pangalawa pa. Yung pangalawa, hindi din kami nagtuluyan dahil na nalagay ako sa alanganin dahil may asawa yung lalaki, naging kabit lang ako, nagkaanak kami ng isa. Tapos yung pangatlo, wala kaming anak. Yung pang-apat, wala rin kaming anak. Panglima, wala din. To, tapos ano, hanggang ngayon, na medyo may edad na ako, hindi na ako naghahanap ng maging kasama ko sa bahay. Gusto ko magsarili na lang ako, mag-uusa na lang, mag-iisa na lang ako dito sa bahay para walang sakit sa ulo. Tatlo? Yung tatlo, ganun din. Hiniwalayan ko siya dahil ayaw ko yung may karibal din ako. Dito sa ano lang? Sa Kampitik. Kampitik. Gusto ko dito, kung sa akin siya, pero ayaw niya susundin, di wala. Hindi kami nagkatuluyan. So yun lang? Oo, yun na lang ang maano ko. Base sa dalawang anak mo? Yung dalawang anak ko, yung anak ko na isa, nandito sa akin, pero nandoon na siya sa Manila dahil nagtatrabaho na, maghanap buhay na siya. Kasi nga, wala siyang asawa, may girlfriend siya, pero walang asawa. Pero may contact kami, hindi niya ako sinasagot dahil busy siya sa trabaho niya. Yung isa ko naman nga anak, yung pagpanganak ko, iniwanan ko. Pero naging amo ko din siya, iniwanan ko. Pinaaruga mo sa ibang pamilya? Oo. Pinaaruga ko siya sa ibang pamilya dahil gusto nila. Saka yung purpose ko naman, hindi ko naman kaya buhayin. Pero mas maganda na lang yan binigay ko kaysa yun panaginan ko. Ayaw ko naman magkaroon ng problema. Baka ako, hindi ako mapunta sa langit. Baka ma-imperno ako. Yun ang iniisip ko. So, ano? So, wala na. Meron ka bang mensahe sa anak mo? Yung sa Manila? Sa Manila naman, maging maayos naman, maging ayos naman yung kalagayan ng anak ko doon. Wala namang problema. Sana, Jumar, uuwi ka dito. Kita makita. May hindi pa yung sinayin kita makita. Na, Jumar, apelido? Hindi na, Cruz. Hindi ko makita kahit kinukunta ko siya. Hindi niya. Hindi niya sinasagot kasi busy siya lagi sa trabaho niya. Ang Cruz ko na yung anak ko. Sige. Yun, masakit yung kalubat ko dahil hindi ko siya nakausap. Burka, gipinatuok mo akaw! So, sa naman, sa isang anak mo, ano yung mensahe mo? Ada, maging ayos na rin yung kalagayan dahil nakatapos naman siya na sa iyang kursong IT. IT man yan si April. Sige, okay na. Gipinatuok mo na akaw, panulay. Part, itong sa mimo ko, ano? Dere! So, okay na. Taano sa ibang question kasi umiiyak na sa video ko eh. So, lumipas pala mga boss yung ilang taon ay namasukan siya bilang striker sa PNP organization nung unang panahon. So yung unang pinasukan niya ay sa PIDEA. Pagkatapos lumipat siya sa Dental at saka sa Finance. So ano naman yung trabaho mo nung bilang striker sa PIDEA? Sa PIDEA naman, nagluluto lang ako, namamarinki ng pagkain ng mga personnel. Tapos, umalis ako dahil narelieve na yung amo ko sa PIDEA. Si Colonel Montejo. Tapos lumipat ka na sa... Lumipat na ako sa Finance. Limang taon ako dyan sa Finance dahil narelieve naman yun si Colonel Ganson. Papunta naman siya sa Saudi Lady Sogod. Ang trabaho ko din, naglilinis ako sa Finance, nanmamalingkin ang pagkain ng mga personnel. Sa Dental? Sa Dental naman, umalis din ako kasi wala na si Kapitan Bautista from Mindanao kasi siya eh. Doon na siya na-assign. Tapos,
sa kuan naman sa miya medical bahat. Ah, din tal ba kag na? Ha medical naman umalis ako kasi si Kapitan Kuilan bumalik na sa Bagyo. Hindi na siya dito naka-assign. Yun. Puros kasi lahat kasi puros mga official yung naging amo ko. Tsaka wala akong record dito sa buong mundo sa company. Wala akong record. Ganun maayos pala mga boss. Ano pala siya? Colorum sa PSA. Ano? Ganun ba? Wala kang record sa sa PSA? Oo, wala. Lahat, wala. Wala. Kahit sa barangay, wala akong record. Wala. Kasi marunong ako maging kasama sa mga tao dito, kahit mga pulis, mga alaga ako, marami akong alaga. Marunong ako magdala sa kanila. Okay, move tayo sa pangalawang question. So, nung ano pala mga boss, nung 1994, is 24 years old siya. So, humito siya sa pagiging striker. At that time, nagsimula naman siyang magsala bandera. Tapos yung mga supi niya ay mga scout trainees tsaka naging bisok trainees hanggang sa ngayon sa kasalukuyan. So, ito naman yung question ko. Ano ba yung naisipan mo na maging labandera at huminto ka sa pagiging striker? Kasi gusto ko nang magsarili na wala nang magmamandar sa akin. Gusto ko sarili ko na kahit konti lang yung makita ko sa paglabada, sarili ko na para wala akong problema sa kapwa-tao ko. At least marunong ako magdala sa mga alaga ko dito, wala akong problema. Ganun ba? So mga boss, ako yung magpapatunay na idubi ko ay masayahin at mabait na tao. So marami siyang tinutulungan tao, lalo na yung mga PNP applicants at iba yung mga nasa sitwasyon na ng mga pulis. So ito na naman yung tanong ko. So bakit ka mahilig tumulong sa mga PNP applicants, mga pulis? Kasi nakikita ko sila na nakaupo lang din dito sa plaza. Tapos pag kumakain ako, hindi ako nakalunok sa pagkain. Kung gusto ko sila gagayahin pagkain dito, ginagala ko sila dito sa loob ng bahay kakain, magkape. O, di, nakita nila na mabait ako, dito pumasok sila sa bahay. Hanggang noon, hanggang ngayon, pulis na sila. Nakasib sila sa ano, mga pagkain nila. Yung mga gastusin nila, nakasib sila. Tapos yung iniisip nila, yung pagpasirok sa mga papel, yung building house nila, yun lang. So instead sa pagbili ng pera, instead sa paggastos nila ng ano lang, ng pagkain, i-gastos na lang nila sa mga documents? Oo, i-gastos na lang nila para sila makasip. Kasi kailangan lang talaga nila makapasok ng pulis dahil baka hindi natin alam, may pamilya sila or pamilya ng nanay nila, kapatid nila, mga pinapag-aral. Yun. Ganun din ako nung applicant ako mga boss. So hanggang mula noon hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Yung iba, wala dito kasi nire-assign sa malayong lugar. Ganun. So another question. So bukod sa paglalaba, ano pa yung mga sideline mo? Yung mga sideline ko, pag may pumunta dito ng mga pulis, maglalaba ako pag walang papasok sa training center. Kasi sa training center, organisasyon namin dito eh. So, may lalabahan ako sa labas. Hinahatid lang dito, kung hindi, may schedule ako sa ibang bahay. Pinapuntahan ko pag schedule ko na. Pagtapos, uuwi ako dito ng bahay. Pag sinong maghati dito ng labahan, ginlalabahan ko kagad. Para matuyo, para maplantya. Hindi ka ba nagiging ano, hindi ka ba na masukang bilang isang bahay? Like nag-aalaga ng mga bata? Meron ba ka nun? Ay, hindi ako nagpapasok. Ay, hindi. Pumasok ako dito sa Kampitik. Nag-aalaga ako ng mga bata, tatlong. Tapos, yun, ano na nga, si Bandolo na nga, umasin ako dun. Doon at kaya Ma'am Rona, naglalaba ka? Oo, kanda Rona. Kasamahan, anong pulis din yung sila mag-asawa,
nag-alaga ako sandali sa anak nila habang wala pa silang katulong. Yung kasama ko mag-alaga sa anak nila, yung mama ng lalaki, tapos ako. E ngayon, may kasama na sila sa bahay, naglalaba na lang ako. Kasi dalawang bahay yung ginlalabahan ko. Ah, ganun pa rin. Di ba marunong ka rin mag-ano, mag-hilot o mag-massage? Oo. Hello. Marunong ako magmamasad. Marunong ako mag-alaga sa mga taong may sakit. Pag pumunta dito, mas lalo na panahon ng pandemic. Pero awa ng Diyos, hindi ako nahawaan ng sakit nila. Kasi pumunta sila dito sa bahay, may mga trangkaso. Hindi sila nakapasok na kagad ng pulis dahil nagka-COVID na sila. Pero nung panahon nga pumunta sila dito, kinuusluban ko sila, pinainom ko sila ng gamot, hinihilot ko sila buong katawan nila. Kinabukasan, wala na. Papasok naman ulit sila doon sa region para magpasa ng mga papel nila, para makapasok ulit sila ng pulis. Pero awa ng Diyos, nakapasok na sila. So, pansin ko pala, mapapansin ko na mahilig kang mag-Facebook, mag-TikTok, at saka mag-YouTube. Ayun! Mahilig ako mag-TikTok, mahilig ako magsayaw, kahit hindi ako marunong. Ginaano ko na lang yun. Pero awa ng Diyos, noon, nababan ako. Gin-report kasi yung account ko. Umabot ng 1,000,823, pero kinabukasan, gin-ban ako. Hindi ko alam kung sinong nag-report. Pero okay lang yan sa akin kasi gusto nila yan eh. Maganda kasi yung pag-TikTok kasi in case or monetize ka na, pwede rin yung maging additional income. Oo, yun. Monetize ka sa YouTube. And another income din yan. So, So, usapan naman natin yung tinitirahan mo. Oo, yun. So, sino yung may-ari ng tinitirahan mong yung bahay? Yung tinitirahan ko nga bahay, nung umalis ako doon kay Mrs. Bandolon, pati sa sa apat na opisina, dito na ako kanda Mrs. Virginia Ramirez. Nagluluto kami ng pagkain noon dito. Paninda namin sa mga pulis, pagkain nila, kasi noon hindi pa sila libre ng pagkain. Kami ang nagpapakain lahat dahil yung may-ari ito, panahon PC pa, pero namatay na siya. Tapos yung babae inyope. So dito ako nakatira sa ilaha, ako ang mamerkado, ako ang mamalingki, ako ang magluluto, ako ang magsisim sa mga pagkain ng mga pulis. Pero nung namatay na siya, dito na ako nakatira sa bahay nila. Dito na ako nakatira sa bahay nila. Yun nga ang problema ko kasi wala akong bahay. Kay in case pinapalis ako dito, may malilipatan ako kagad. Saka, hindi ko iniisip nga paaalisin nila ako. Pero pag dumating yung panahon, pinapaalis nila, aalis ako. So, saan ka titira muna? Maghahanap ako ng kauupahan ko. So, anong taon ka nagsimulang tumira dito sa bahay ni nila Mr. and Mrs. Ramirez? Di ba dating ano to? 16. Computer shop. Oo. 16 pa kasi yung edad ko eh. So, 16 years old pala siya, nag-umpisa ang camera dito. Dati itong computer shop. Oo. So, for sure na nadaanan ka ng dito ng Yolanda. So, yung nasang mo dito ng Yolanda? Ay, mahirap! Nadaanan kami ng Yolanda dito. Yung kasama ko dito, yung nagbantay sa computer, tsaka yung pag-umangkin na ni Mrs. Virginia, tsaka yung anak niya. Dito lang kami sa ilalim ng bahay. Kasi mataas ito dati. May silong kasi. Doon kami. Oh, may bahay pa ito nung panahon? Oo. Maganda po ito nga bahay noon. Pero sa silong kami ng Yolanda. Hindi kami nakalabas kasi natrap kami. Marami kasing lumilipad ng mga SIM. Tsaka hindi namin nakikita yung daan kasi punong-punong parang aso ba? Hindi kami nakapaglabas kasi masyadong nga madilim. Yun, nung huminto na yung hangin,
Nakitira lang muna kami dyan sa apartment, pero hindi kami pinapaupa sa may-ari kasi alam niya may Yolanda. Pero maraming salamat sa nagpakira sa amin. Maraming salamat. Wow. So, salamat sa mga tumutulong para sa episode noong time. Panahon ng yung Yolanda. So, meron ka bang na-receive na ng mga natanggap na mga financial assistance para meron ba? May na-receive ako ng mga financial, pero pinagawa ko din ang bahay. Saan dito? Dito kanda ay friend. Pinagawa ko ng bahay. Tapos nung pinaalis nila ako, pinagawa na din nila ng boarding house sa may-ari. Kaya lumipat ako uli dito kan yung bahay ni Mrs. Barhinya. Hanggang ngayon dito ako nakatira. Wish niya ay magkaroon pa lang ng sariling bahay. So, ano ba? Pwede ba na, pwede ba itong mapaayos? Hindi pwede mapaayos? Temporarily? Hindi pwede nga mapaayos ini kay himuha nga nilang nga boarding house dili tapos hindi nga na kumarang kunhain ako ng tukoy kung ipapayag na ini. So yan mga boss, wala pa siyang mahanap na pwedeng matirahan in case na ipa-refer ito ng may-ari. Tapos, paalisin mo. Good morning. So, hindi pala pwede. Next question. Ayun pala mga boss. Kapag hindi pala ako duty, yung palaging tambayan ko ay nandito lang ako. Nandito lang ako sa sa kanyang bahay, dito ako kumakain. At palagi po siyang merong nakahain pagkain para sa mga alaga niya. Ano pa yung masasabi niya? Sa nagbigay sa akin ng solar, maraming salamat. Sino yung nagbigay? Binigyan ako ng solar ni Mrs. Burka. Maraming salamat. Yun, ang request pala yun. Natawa ko na bigyan namin siya ng solar light kasi pag gabi, madilim pala dito. Hindi namin nakita. So yan mga boss, yun lang yung mga initial information na pwede nating ibigay sa inyo. So sana nagustuhan nyo yung vlog namin ngayon. Don't forget to subscribe. Thank you and good morning.